Okay, hala, it's me, Ellen. So for this video, nandito pa tayo ngayon sa bukid. And as you can see, andito tayo sa taniman ng kamatis. And as you can see, sa likod natin, ang gaganda na ng tanim natin kamatis. Ayan po, ayan. And then, ayan. And this is already 45 days. And, ayan, kung makikita nyo, napakaganda ng ating 45 days kamatis. At, mamaya ipapakita ko sa inyo yung iba pang detalye dito sa ating kamatisan kasi right now ay nagpapataba kami and nagpapahinga lang kami ngayon kaya nakapag-film ako and mamaya papakita ko sa inyo lahat ng details ng ating 45 days kamatis update kasi may mga improvement, may mga nangyaring mga hindi magaganda dito sa ating kamatis and I am to share it with you guys at ano pa ba? And yeah, maybe I'll see you guys later dahil nagpapataba kami ngayon and i-continue na namin ngayon kasi nga nakapagpahinga na kami. At ayan. Ayan, nagpapataba kami. Sa kalagitnaan na kami. Andun yung dulo. At yeah. See you later. Okay, so I'm back. Nandito tayo sa ano, ayan, kamatisan. Ayan, nagtatali kasi kami ni Mother and it's already 5 PM and hindi ako nakapagtali kaninang mga alas 2 kasi nahilo ako bigla. Tapos, ayun, hindi na ako nakapagtali. Kaya kanina-kanina lang ako nakapagtali, mga 3 PM. And ayan, ayan pala yung natatapos namin, isa pa lang. Matatapos pa lang, hindi pa tapos. At ayun, dun kasi sa part na yun, kaya hindi ko papakita sa inyo dun, is nasa 38 days pa lang ganun. Pero in here, 45 days na siya. Kasi nahuling tinanim yun, kung napanood nyo yung past vlog ko, ay eto yung naunang tinanim. Kaya this is already 45 days. And papakita ko sa inyo yung sakit niya. Which is natural na sakit ng isang kamatis yun. And, wait, wala akong makita. Bakit gano'n akong makita? Nung ano kasi, ang dami, tas pitas na namin yung iba. Pero, ito kanina, may napitas ako kanina, ito. Ayan, ganito yung sakit ng kamatis. And, kapag ka ganito daw, sabi, sa napanood ko, ay kailangan daw ng boron and then ng calcium. And, ayun, last week, nagpataba kami dito ng calcium. And, nag-spray din si Papa ng boron. And, kanina, nagpataba na naman kami ng calcium and potassium. At, ayun, gumanda naman yung ating kamatis. Nawala yung mga ganitong sira. Kasi, nung last week, ang daming ganito. Pero, nung nag-ano na kami, biglang parang gumanda na yung ating kamatis. Ayan na po siya. Ayan, halos tingin niya, makikita niyo walang malalaki kasi nga, eto na yung mga malalaki niya, parang naging ganito. Pero ayan, yan na yung mga bunga niya, napaka dahon, napaka lago. And, parang may nakita ako dun sa loob na isa. Wait lang, pakita ko sa inyo. Eto, isa. Ayan, matigas na siya. Tigas siya. Hindi siya yung gaya ng iba na malambot. Ito. Kuhanan ko kayo. Ito. Ayan. Ito yung common na sakit ng kamatis. And last year din, nung nagtanim kami ng kamatis, ganito rin yung sakit ng kamatis namin. Talagang grabe. Naging madaming ganito. Pero, ayun, nakapag-spray na nga kami ng boron and ng calcium. And, ayan, gumanda siya. Ayan, daming bunga. Ang lalaki. Lalaki nila. Nakatago sila. Doon sila sa loob. Ayan. And, asa na yung nakita ko kanina. Meron din tong sakit pa na isa. Sakit. Meron din kinakalaban din na pagsubok itong silihan namin. Which is, eto, meron siyang uod. And, nag-spray na rin kami last week ng panguod. Nag-spray na kami last week ng panguod. Lumipat yung uod nito. Sabi ko na nga ba, lumipat yung uod niya eh. Ito. Ayun. Nakita nyo naman.
nasa loob. Wait nga, mag-focus. Ayan. Ayun o, andito sa loob yung uod. Napakalaki ng uod. At ayan yung bunga niya sa part na to. Ayan. It's already 45 days. Ayan, malalaki na po sila. At eto. Ayan o, napakalaki. Ang daming bunga, di ba? Nakikita nyo kaya? Ang daming bunga. And dito sa part na to, kung napanood nyo rin yung past vlog ko, nag-pruning kami dito, nagtanggal kami ng 3 sanga sa isang puno. Ito, tingnan nyo. Ayan, 1, 2, and 3. Tinanggal namin yon. 3 sanga. Mula sa pinakababa hanggang sa pataas. 1, 2, 3. Tinanggal namin. Kasi sabi nila, pag nag-prune ka daw, mula sa baba, is ng 3 sanga, sabi nila, mas malalaki daw yung bunga ng iyong kamatis. Napanood ko lang yun somewhere sa YouTube. Hindi ko alam. Dito sa YouTube. Hindi ko alam kung kanino ko napanood. Pero, tignan nyo naman, napakalaki nga. Totoo nga yung sinabi nila, napakalalaki. Ayan. Kita nyo, napakalalaki. And, dun kasi sa part na yun, hindi namin napruningan. Pero, still, malalaki pa rin naman yung bunga. Pakita ko sa inyo. Okay, dito sa part na to, ay napruningan din pala namin dito. 2 sanga lang ang natanggal namin. Kasi nung nagtatanggal na kami is may mga bulaklak na. Kaya nakakapanghinayang na magtanggal. Pero ayan, yung bunga niya. Ayan po, yung kanyang bunga. Napakarami. Ito na naman, may sira na naman. At ayan, ang dami yung. And as you can see, madamo yung ating kamatisan dahil hindi na natin maharap magdamo. Pero kanina nakapagdamo ako dito sa part nito. Ayan. Nung ano to, pagkatapos kumain, nagdamo na ako para malinis naman tignan. At saka mas maganda kasi kapag walang damo yung iyong taniman ng kahit na ano. Kasi yung uod is nagmumula or nanggagaling yan sa damo. And sabi sa napanood kong agriculture, ano, ayan, may uod na naman to. Sabi dun sa agriculture yung napanood ko, yung expert sa agriculture, sabi nila ay yung mga insect daw is nanggagaling sa damo. Kaya much better, mas maayos, mas maganda kapag walang damo yung ating mga pananim. And tama naman yun na dun talaga nanggagaling yung mga insekto at mga uod. At ayun na naman, oh, tingnan nyo, sayang, di ba? Ang dami niyang bunga. And 45 days na po itong mga to. Ayan. Ang daming bunga. It's 45 days. Ayan. Baka by next month ay mag-harvest na po tayo dito kasi 2 months lang ata to tapos mag-harvest ka na. And this is already 45 days and baka by next month ay mag-harvest na tayo. Ayan, lalaki. Lalaki, di ba? Ang dami. Ito na naman. May nakita. Ay, nalaglag. Hindi ko na makunin niya, nalaglag. Ayan o. Ito may uod. Tanggalin natin. Ayan na yung uod o. Lumalabas na siya. Ayan. And sabi pala ng isang agritech na ano, pag nag-spray ka daw ng pang-uod, dapat daw hapon or umaga. Kasi yun yung time na nasa labas yung mga uod para mas umepekto yung gamot na i-spray mo para mamatay sila. And ayan o, kinakagat ng uod. Fresh, kakagat. At ayun, mag-i-spray ng panguod mamaya. Nihintay lang yung mag-i-spray kasi malis. And dito sa part na to is, it's already 38 days. Ayan. Wala pang balag dito sa part na to kasi talagang busy, sobrang busy ng aming buhay. Kaya, ayan, di na balagan. Ngayon pa lang. Ayan, makikita nyo naman yung difference. Eto, maliliit pa lang.
38 days and dito 45 days ay talagang napakalaguna. Ayan. Ang daming bunga. Lahat ng white na nakikita nyo is bunga yan. Hoy! Hindi ko pa pinapatay. Kawawa. Kawawa! Patayin na natin. And ayan po ang ating update sa ating kamatsisan. And ayan, meron palang isang ano, ang tawag nito. Meron din akong concern. Meron pa akong share sa inyo na isa, which is yung naging sakit din ng kamatis namin. Eto. Nagkaroon siya ng fungus, ng fungi, and then pagka ganito na nangyari, namamatay na yung puno, nalalanta na. Tapos, ayun, namamatay na. And nag-spray sila dito, nag-spray si Papa dito ng fungicide nung mga nakaraang linggo. At dun nga, sabi ko dun sa last vlog ko, sa past vlog ko ay marami na ang nagkakaroon ng fungus na puno. At dito nga, makikita nyo, is madalang yung kamatis kasi halos natamaan dito ng fungus. At ito na nga, nagsusurvive pa, sumusurvive. At ito, ayan. Patay na rin. At nung nag-spray naman ng fungicide, di ko lang alam kung ano yung tatak ng fungicide. But nung nag-spray ng dalawang beses at tatlong beses, at ayun, medyo nabawasan naman yung pagkalat ng fungol. ng fungi. At ayan, this is our kamatis update, 45 days, and yeah, magka-harvest po tayo next month. Ayan, ang dami. Lalaki. Ayan. Baka by next week to madamuhan na rin kasi talagang pangit kapag may damo. Oo din. Ito na naman. Okay, so that's all for this video, guys. Thank you for watching. And kung may mga katanungan kayo, just comment down below. And kung may suggestions kayo about patungkol dito sa aming kamatis, kung anong mas better na mga gawin dito sa aming kamatisan ay, kasi ganito lang yung aming balag, oh. Tingnan nyo. Dito lang kumakapit yung mga kamatis. Ayan. Just comment down below. And ano pa ba? And I'll see you guys by next week.